Okay. All right, so dito na po tayo sa Word of God, right? Faith, taking God at His Word. Ayoko nang bumalik pa, mag-review pa sa natapos natin nung the other Sunday. So, just click my YouTube channel, God's Will Be Done Ministry. I-click nyo lang yon kung gusto nyong pakinggan kung ano yung prior nitong picture na to. So, ayoko nang balikan yun. Alright? So, as you know, na napakaganda talaga ang plano ng Panginoon. Ano? Na kapag ang Panginoon talaga ay nagplano, eh walang paltos yan. From calling, justification, sanctification to glorification, walang paltos yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ha? From calling, justification, sanctification, to glorification, sa harapan ng Panginoon. Walang palpak yan. If God will call you, take God's promise. Okay? That is faith. Taking God at His promise. Okay. So, ito lang po mga kapatid kaibigan, ang warning dito sa James 2:10 na merong warning ang salita ng Panginoon na baka i-connect ng mga viewers o ng mga readers ng Bible ang justification from God and justification from men. Baka ikunik niya sa kanyang sarili, hindi sa harapan ng Panginoon, sa kanyang sarili na faith at bago ka ma-justify, bago ka magiging righteous, eh talagang iyong tutuparin yung batas ng Panginoon. James chapter 2 verse 10, bago ka pa darating sa verse 21 na sabi doon na si Abraham was justified by God through offering Isaac, all right, in the sight of men. Pero kung sa iyong sarili, kapatid kaibigan, if you think ha, na you will be saved, maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo at i-connect mo ang iyong mabuting gawa. Ang James 2, bago ka dumating sa 21, nagsabi na ang James 2 na hindi mo yan magagawa. Dahil isang tisod lang sa isang kautusan, isang pagtitisod lang sa isang kautusan, wala ka na lahat. Sabi ng James 2:10. So, it is a warning, it is a warning sign, do not connect. Do not connect in yourself, ha? In yourself. Ang Diyos lang ang mag-connect niyan. Siya na ang bahalang gumawa niyan. Siya na ang bahalang mag-sanctify sa iyo. All right? Siya na ang bahalang according to Philippians, God will work in you both to will and to do of His good pleasure. Yun po yung pakantandaan nyo, kapatid kaibigan. Alright? So, kung sa puso at isipan mo ay sasabihin mo, Pastor, pananampalataya at gawa, magiging justified ako. Kapatid, mali ka dyan. Mali ka dyan. Sinabi ko na sa the other video ko, ayoko nang ulitin. Okay? Remember, Abraham was justified and declared righteous in Genesis 15. And after that, he commit adultery sa chapter 16. And after that, sa chapter 17, he laughed and insisted for Ishmael. God did not take away. Hindi niya kinuha ang righteousness. Bagkus, God sealed it. Circumcision. God sealed it. God did not, hindi po kinuha ng Panginoon ang righteousness niya after he committed adultery. And the laughing and the insisting against God bagkos siya po ay siniliuhan. Alright? So, ayoko nang balikan yan. At saka, pagdating sa James, Genesis 22, yun yung offering ni Abraham kay Isaac. Now, ito lang yung pinakamaganda sa Panginoon, kapatid, kaibigan. Ito lang yung maganda sa Kanya. Kapag ang Panginoon, ito po, ito. Kapag ang Panginoon, kapag tinawag ka ng Panginoon, Genesis 12, okay? It is very consistent talaga yung sinabi ko sa Romans 1, chapter 1, 2, 3, yung sinabi ko, God called and God justified. Consistent yan kay Abraham, kapatid, kaibigan. Hindi mo yan
basta-basta mabaluktot na katotohanan. Kapag consistent, kapatid, kaibigan, you have to die for it. You have to stand for it. Do not stand with the doctrine that is not so consistent. Yung huwag kang magdogmatic, kapatid, kaibigan. Kapag hindi consistent yan from Old Testament to New Testament, don't be dogmatic about that, kapatid, kaibigan. Kapag consistent, ay yan ang katotohanan. Truth is very consistent. Okay, so ito po yung ginawa kay Abraham. God called, and after that, God justified Abraham by faith. In Genesis chapter 15:6, yun po yung sinabi doon, kapatid, kaibigan. Nandyan, nakasulat. Nandyan, kapatid, nandyan, nakasulat. Alright? So, after that, sa Genesis 15, God sanctified. Genesis 22. God sanctified. Always remember po, kapatid, kaibigan, always remember this. Philippians, yung sabi na sa Philippians, sabi ng Panginoon, it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Okay, wait lang. Yun po, kapatid, kaibigan, okay? It is God. It is God who called. It is God who justified. It is God who sanctified. Alright? Wala pong ano yan, wala pong paltos yan, wala. Nobody falls the crack. Ika nga, according to John MacArthur, nobody falls the crack. Once God called you, summoned you, God will justify you. And when God justifies you, He will sanctify you. He will glorify you. Okay? Yun po yung nakagandahan sa ating Panginoon. Alright. Now, dito po tayo, kapatid, kaibigan, sa faith. Itong faith, pinaka magandang topic to. At sabi ko nung Sunday, sabi ko doon, ano ba ang faith sa inyo? Iyong kakayahan ba ito na humindi o umuo sa sinasabi ng Panginoon? Sa plano ng Panginoon? The plan of God? The sovereign will of God? Ang faith ba para sa iyo ay iyo itong abilidad, iyo itong desisyon na humindi, umuo sa plano, plano at sovereign will of God. Kaklaruhin ko yan, kapatid, kaibigan. Okay? Or is it the gift of God granted to you to believe on something, and that by faith also, with this faith, you can do anything for God? yun po yung mensahe doon. Okay? May request my wife, kung nakikinig si ma'am ngayon, can you bring me some water here? Kasi ang ano, lalamunan ko, love, please bring me some water. Yun ang kagandahan kung meron tayong asawa, ano. Alright, so pagpatuloy natin, yung dalawang question ko sa inyo, mga kapatid, is it your free will to choose God, reject God? Itong faith na ito, either it is yours or it is given or granted by God so that you believe, so that you will do according to the word of God. Yun, mga kapatid, mga kaibigan, ha? Alright? Let's go here. So, taking God at His promise. Now, we come now to the point, ito po yung importanting point dito, na i-offer na ni Abraham si Isaac.
i-offer na ni Abraham si Isaac. Okay. So thank you very much. Thank you very much, my wife. Salamat, salamat. All right. Now, we are now here in chapter 22, the time Abraham offered Isaac. Abraham offered Isaac. Now, I think this is the most purging moment in the life of Abraham. The word purging, ang salitang purge, dyan ang gagaling yung purga. Purga, no? Purga. Purga. Turyo. ang purga po, ang purga, purging time po, hindi po doon sa pagkatapos ng iyong kamatayan. Sa buhay ka pa, God will purge you. No? The word purge or purga, yan po yung ginagamit sa sanctified, sanctification. So, ito mga kapatid, kaibigan ngayon, ang purging time ni Abraham. Lahat po tayo dadaan ng purging time. Remember this, kapatid, kaibigan. Kahit na yung ano, yung magnanakaw doon sa cross, after ilang minuto pa kaya after Jesus Christ said to him na today you will be with me in paradise. Parang hindi pa yun namatay yung magnanakaw. That moment is the purging time of that thief after Jesus said, today you will be with me in paradise. Napakasakit po. I don't know kung isurrender niya, Panginoon, ayoko na. Kagaya ng isang magnanakaw sa tabi ni Jesus na nangungutya pa kay Jesus Christ, kapatid, kaibigan. So, lahat po ng naniniwala kay Jesus Christ dadaan sa tinatawag nating purging time, sanctification time. And this is the moment Abraham will be sanctified in his life, mga kapatid. The most, okay? Hanggang sa kanyang kamatayan, ito'y hindi niya malilimutan. The moment he was requested by God to offer his son. Alright? Now, dito po natin tingnan kung anong klaseng pananampalataya ito, mga kapatid, mga kaibigan. Is it the faith that I am referring to, number one question? Na iyong free will? Na iyong kalooban? Kalooban mo, mga kapatid, kaibigan, natuparin? Or is it the gift granted to Abraham para mai-offer niya si Isaac na kanyang kaisa-isang anak? Alright? Let's look at the verses in the scripture. Kung hindi ka makapagbigay sa akin ng isang verse man lang kahit na sa New and the Old Testament about this faith and about the definition of faith, your argument is nothing. Kahit pa anong itanong mo sa akin, iba tumong tanong sa akin, human philosophy, human emotion, human feeling, hindi po yan, hindi po makatitinag yan sa salita ng Panginoon dahil ang pinaghahawakan ko dito ay salita ng Panginoon. Alright? So, here we go, mga kapatid, kaibigan. Sabi dito, see the theological meaning of faith here. Faith is not based on human emotions, but upon God's spoken promises. Uulitin ko po, ang pananampalataya ay hindi po nakabase sa human emotion. Alright? But upon God's spoken promises. Human emotion is very clear in the scripture. Napakaklaro po sa scripture yan.
pag-uusapan at sinabi ko na yan sa inyo. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Even you. Kahit ikaw na nagmamay-ari sa puso mo, sa emotion mo, hindi mo alam kasi desperately wicked ang human emotion. So this kind of faith is not based on human emotions but upon God's spoken promises. Now, all right. Ang sabi po dyan, mga kapatid, mga kaibigan, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. From that meaning itself, na galing sa Bible, from that meaning itself, can you tell me na human faith, human emotions have hope in this world? Meron bang ang pananampalataya na galing sa tao, may hope ba yan? Ha? Hope, hindi yung sigarilyo, ha? Hope, ha? Sa Bisaya, paglaom. Ha? That's my question. Biblically, kung ikaw'y nagbabasa ng Bible, may hope ba ang may pag-asa ba ang pananampalataya ng tao sa kabila ng kanyang spiritually dead mind? Hardened, impenitent heart. At desperately wicked human emotions. Tanong ko, may hope ba ang tao according to the Bible? At meron ba siyang kakayanan to see those things that are not seen? Di ba ang normal na tao? Di ba ang taong walang pananampalataya na galing sa Panginoon is what? To see is to believe. Ha? To see is to believe, mga kapatid, mga kaibigan. That is a normal man. That is a spiritually dead person. To see is to believe. So from the meaning itself, ikaw na magsasabi at sumagot niyan, kapatid, kaibigan. Ha? Kung ang faith na yan ay sa iyo ba, nanggagaling ba sa iyong free will or nanggagaling sa gift ng Panginoon, the gift of God, granted to you so that you will believe. I will read to you a verse later on about that. All right? There is a specific verse about that. Okay, punta na tayo mga kapatid. Let's examine Abraham. According to God, Abraham, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. Only son whom thou lovest. Okay? If a normal person, yung ikaw, kapatid, kaibigan, yung pinakamamahal mo, when God asked that to you, tapos normal yung feeling mo, tao ka, wala kang, hindi ka binigyan ng Panginoon ng will to do, courage to do. God doesn't work in you both to will and to do of His good pleasure. Ang tanong ko, kung ikaw ay normal na tao, are you going to give the things whom you love very much? Sabi ng Panginoon, and go to the land of Moriah and offer him to the one of the mountains there. Ito po yung sabi ng Panginoon. Kami nga, kapatid, kapag walang internet, ewan ko lang. Kasi sinabi ko,
Sinabi ko sa anak ko, wala kayong internet. I-change ko yung password pag hindi kayo mag-lockdown dyan 10 to 11:30. I-change ko yung password. Hindi kayo makaka-internet. Nag-live si Ma'am Allen para makita ko mamaya kung sino yung talagang nag-lockdown doon. Except na lang papunta sa CR, of course. Merong CR pass. CR pass yan. Alright? So ito mga kapatid, mga kaibigan. Si ano, si pinakasikat ngayon sa YouTube. Grabe. Si Marcos, no? Binintay niya ito. Ito lang. Yung pinakamamahal nga niya sa kanyang buhay, yung pinakamamahal niya, ibigay niya sa Panginoon. Bigay niya sa Panginoon yung bisyo niya, yun yung pinakamamahal ng tao eh. Bisyo, babae, sugal, alak, ano pa dyan? Pinakamamahal ng makasalanan na tao, ibigay mo daw yan sa Panginoon. Give up mo daw yan lahat. Kung ano pa, kayamanan mo, lahat ng kayamanan mo, i-give up mo yan, walang maiiwan. Can you remember the person, the rich man? Sabi niya, Panginoon, nagawa ko lahat, ako'y mabait, gato, ganyan. Sabi ng Panginoon, ibinta mo lahat ng ari-arian mo. Lahat, walang maiwan, ha? Kahit na sa Hong Kong, sa Manila, lahat, ibinta mo lahat. Ibigay mo raw sa mga dukha. Ay hindi nakayanan kasi whom he lovest, the treasure that he has. Kaya kapatid, kaibigan, ang pananampalatayang ito ay hindi talaga maaangkin ng isang tao. Without God's intervention, hindi talaga. When God called, kasi tinawag si Abraham eh, there the justifying faith is always there. God called, justified by faith, and then sanctified by God. It is God who works in you to will and to do of His good pleasure. Yan po yung pinaka magandang bersikulo doon. In other words, if Abraham bases his faith on emotion, he will not offer whom he loved. Okay? Number two, he will not rise up early and walk 3 days just to offer whom he loved. Kapag wala, ganito kapatid, kaibigan, ano? Pag wala talagang pagmamahal ang tao sa Panginoon, early in the morning, hindi yan mag wake up early in the morning, mag-devotion, mag-pray. Lalong-lalo na si Abraham. He had to walk 3 days bago darating doon sa Mount Moriah, i-offer niya ang anak niya. Ha? Panginoon, ang layo. Ang layo, hindi ko na kaya. Panginoon, give up na ako kung ako yun. Tapos daladala ko yung pinaka-iisa kong anak. Panginoon, hindi ko na kaya. Ang layo, 3 days. But Abraham, listen. This is an extraordinary faith that human nature, human cannot produce. Hindi po. It is granted so that you can believe. I can show you a verse to that later on. I will excite you, brothers and sisters. Okay. He rise up early in the morning because of faith. He walked 3 days to reach to Mount Moriah to offer his son. 3 days. He did that because of this kind of faith, mga kapatid, mga kaibigan. Because of his faith was anchored in God's promise, he said, ano yung sinabi ni Abraham? Now look at this. Please listen to this. Makinig kayo, kapatid. Ito yung klaseng pananampalataya sa mga taong tinawag ng Diyos. Kapag tinawag ka ng Diyos, meron kang pananampalataya ganito. Pag hindi ka tatawagin ng Panginoon, ay wala talaga. Yung tinatawag niya
he will justify it by faith. At yung faith na yan, sanctifying faith, justifying faith, nako, grabe yan, kapatid, kaibigan. Ha? God will give that to everyone who is called. Anong sabi niya? Sabi niya, sa kasama niya, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Brothers and sisters, can you hear me? Come again to you. Kami. Kami ay babalik. Ako at si Isaac ay pupunta doon at sasamba. At kami, hindi siya nagsabi, ako'y babalik. I-offer niya si Isaac, di ba? I-offer niya si Isaac. Papatayin niya si Isaac doon. But what kind of faith is this? But sinabi niya, kapatid, kaibigan, ako at ang lad ay babalik kami. Come again to you. What kind of faith is that? Right? You know what? Ang pinaka magandang worship, kapatid, ay yung naibigay mo yung pinakamamahal mo. Yung time mo every Sunday. Lesson lang, mga kapatid, kaibigan. Sa lockdown ngayon, have we given time? The most time na ibigay ba natin sa Panginoon to worship Him? Naibigay ba natin, kapatid? Ha? Look at this. Worship. At saka, come again to you. Now, listen. When Abraham said, come again to you. Now, please read the whole chapter of Genesis 22. Please. Wala naman kayong ginagawa sa bahay. Basahin nyo ang Genesis 22. Doon nyo yun makikita yung sinasabi ko. Okay? Confirm it kung andun ba talaga yung sinasabi ko. Okay, come again to you. Now, listen to me. What does it mean, come again to you? What does it mean, come again to you? Human faith can't produce this. You cannot produce it. A spiritually dead person, a blind person, spiritually blind person, a heart that is so desperately wicked, can say, come again to you? What does it mean? Now listen. He believed God's promise that from Isaac, he will produce a seed. Diba sinabi ng Panginoon, Abraham, I will make you a great nation. And from this seed, pararamihin ko to. Oh, diba? He believed that. He did not forget that. Eh, para sa akin, eh, kung patayin ko ang batang to, ito yung sinabi ng Panginoon, eh. Alam ko na he may also resurrect Isaac if he'll do it. Pag pinatay ko si Isaac, God is powerful. God is all-knowing. God is all-powerful. And he can resurrect Isaac. Okay? So, come again to you, it might mean resurrection. Alright? He believes in the resurrection. Now, there you go, sabi ni Isaac, my father, here's the fire and wood. Where is the lamb for burnt offering? Nagtatanong yung bata, ano? Hindi ko ma-imagine si Jatsi ako, ha? Tapos pa, hindi ko ma-imagine yun, ha? Isang Abraham lang talaga. Tapos magtanong si Jatsi, pa, dito na yung ano, dito na yung firewood at saka ano, lahat kumpleto na. Sino bang i-offer mo pa? Tapos hindi niya alam, siya pala yun. Tapos sabi ni Abraham, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Ah?
Is Abraham joking? My son, God will provide himself. Now listen. What a great faith in prophecy. When Abraham said himself, he will provide who? Himself. Himself. God will provide himself. That is a great prophecy, mga kapatid, mga kaibigan. That is a great faith also, mga kapatid, mga kaibigan. That human faith, human person cannot produce. A spiritually dead person, a hardened heart, impenitent heart, desperately wicked heart, a foolish mind. Human cannot produce that kind of faith. Now, God will provide who? Himself. Now look at this. Emmanuel. It means God with us. It is a prophecy. It is a clear prophecy that God himself will be the burnt offering for our sins. God will provide himself a lamb for a burnt offering. He himself. Now listen. Listen to me. Isaac being obedient unto his father, even unto death, typified Jesus Christ as said in Philippians 2:8. Jesus humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Si Isaac po ay nag-typify kay Jesus. Kung si Isaac po ay isang rebellious son, hindi niya ma-humble down himself, tatakbo na siya dahil papatayin siya ng kanyang ama. But because he is an obedient son to death, obedient unto death, he just submitted himself and allowed his father to offer him and stab him. Yung mga anak natin ngayon, kapatid, kaibigan, naku. Mga anak natin ngayon, typified Satan, rebellious spirit. Only Jesus can transform us. Isaac pictured Jesus. They both humbled themselves and became obedient unto their father, even the death of the cross. Yan, tingnan nyo ang pagmumukha ni Isaac. Ikaw raw daw andyan. Papatayin ka na ng iyong sariling ama. Anong gagawin mo? You know what? This son is so obedient. What a wonderful son. Hindi ka na makakakita ng anak na ganito. Only Jesus can transform the life of your son. Only Jesus can transform the life of our young generations today. Because only Jesus humbled himself, obeyed his father, even unto death. Alright? Now, look at Abraham. They were both hurt emotionally, but because of their faith is not based on emotions, but on God's promises, both of them were willing to give what is best for God. And so God provided a lamb just at the right time. Mga kapatid, mga kaibigan, si Abraham at saka si Isaac were emotionally hurt. But because God has granted unto them, because God called them to that task, they were granted the kind of faith that will picture everything about what we need in order to be saved, mga kapatid, mga kaibigan.
All right. God provided a lamb. Hindi natuloy, in other words. Because God provided a lamb. Now, here is so wonderful. According to study, ha? According to study, this is not, hindi ito sulagma, hindi ito tsamba lang, mga kapatid, kaibigan. Listen. And so that place was called Jehovah Jireh, which means God will provide. And in that same place, God provided the Savior who died to save us from hell and from Satan's slavery. In Mount Moriah, Christ died. Mga kapatid, according to study, based on the study that I have searched, the same spot, the same place where the Lord Jesus Christ died, in the mountain of Moriah. Amazing. Now, listen to me. What true faith can do? Let's end up with this. Number one, it can give you eternal righteousness. Number two, it can give you eternal security. True faith ang pinag-uusapan natin dito, hindi human faith, ha? Yung isang faith that was granted to us to believe and to suffer for His name's sake. Bibigyan ko kayo ng verse niyan. Napakaklaro, kapatid. May mga Armenians na nagsisalakihan na ng mata dyan. Ewan ko lang sa inyo. Alright? But for us who embrace the sovereign will of God, who embrace the will of God be done, our faith gives us eternal righteousness. It gives us eternal security. It can give you hope for the promise. Number four, it can give you the strength to cast out the works of the flesh, the works of doubt. Because faith is not anchored on our emotions, but anchored on God's promises. Now look at this. According to Psalm 119:89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. The word of God doesn't change. The word of God is fixed. The word of God is absolute, my brothers and sisters. That is why, if we as human, all of us have emotions. Lahat po tayo merong emotion. Ngunit tayo'y binigyan ng pananampalataya ng Diyos. We are granted the faith to believe Him and to suffer for His name's sake. And our faith is anchored to the Word of God. That is why we cannot be shaken. Now look at this. If your emotion will go upward and downward, will your emotion will go there or will go somewhere, your emotion fails, you are still standing on the promises of God. You are still here. Listen, you are still here. Unlike this person, itong taong to, ang kanyang pananampalataya ay naka-anchor sa kanyang emotion, sa kanyang will, sa kanyang heart, sa kanyang isipan. Kaya anong mangyari, kapatid? Kung saan pupunta yung emotion niya, doon din siya dadalhin. Tingnan niyo ito. Tiyong! Oh, sakay-sakay lang gutanes, emotion. Tingnan nyo. Because his faith is anchored on the emotions. At ang dami pong nabiktimang mga religious group na ganyan. Carried by their emotions, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sa Bisaya, wala-wala pod ang pagtuo. Bututungha pod ang pagpangalagad. Tukar-tukar pod, init bugnaw. Ha?
Morning mga religious group, mga igsoon. Ito yung mga religious group na ang kanilang pananampalataya is not anchored on the Word of God, but is anchored on their emotions. They are full of questions. They are not settled in the Word of God.